Taong 2014 sa Monte Carlo, Monaco, nabigyan ng pagkakataon na mapasali sa undercard ng Golovkin versus Usmano ang isa sa mga kinatatakutang journeyman ng Pilipinas na si Rey the Hitman Loreto, na noon ay may record na 17 wins and 13 losses. Itinapat siya kay former IBF World Minimum Weight Champion na si Cusinati Joyi, na ang kartada naman ay 24 na panalo at may 2 talo lamang. Ang kanilang nga pong laban ay para sa bakanting IBO World Light Flyweight Belt. Bale, simpleng tune-up nga lang sana ito para sa taga South Africa na gusto na naman nilang pakyatin sa rankings. Pero dahil maganda rin naman ang preparasyon ng ating late bloomer na pambato, ipinamukha niya sa kanyang denyo na hindi siya dapat maliitin. Bago nga matapos ang second round, nahilo itong si Joyi nang tinamaan siya ng isang right hook na sinundan pa ng kaliwat kanang kombinasyon. Kaso nakaligtas nga lang ito dahil sa pagtunog ng kampana. Pero sa kasunod naman na round, tuluyan na siyang dinispatcha ni The Hitman. Dahil sa siguro ay gusto ring bumawi nitong dating world champion, pumayag siyang sumabay sa ating kababayan. At nakita nga itong pagkakataon ni Loreto para timingan itong si Joyi. Kaya nang nagawa niya itong makounteran ng isang solid na overhand left, knockout tuloy ang naging istorya. Makalipas ang isang taon, nakatanggap ng offer na nagkakahalaga ng nasa $40,000 o humigit kumulang 2 milyong piso ang kampo ni Loreto para sa isang rematch. At ito nga ay idinaan ng mga Afrikano sa kilalang boxing personality na si Ginoong Manny Pinyol. Kumbaga siya yung matchmaker o naging tulay para ma-offeran ng kampo ni Joyi ang grupo ni Loreto. Noong una may pag-aalinlangan ng ating pambato. Hindi dahil sa takot sila na dumayo ulit sa ibang bansa, pero ito ay dahil sa kakatapos lang ng kanyang operasyon sa appendix. Kahit nga naman kasi mabigyan sila ng mahigit isang buwan na preparasyon, hindi rin sila makakapag-ensayo ng maayos dahil sariwa pa rin ng kanyang sugat. Subalit matapos nga ang masinsinang pag-uusap, pumayag na rin sa wakas ang kampo ng mga Pinoy. Ayon sa kanyang trainer na si Coach Joven Jorda, ang plano umano nila ay tapusin agad ang laban. At pagka hindi raw kaya at nakita nga raw niya na tinamaan na umano ng matindi sa katawan ng kanyang alaga, siya na raw mismo ang magpapahinto. Kaya nga sa unang segundo pa lang sumugod na agad si Loreto. At sa kaligitnaan na nga ng first round, napabagsak na niya si Joyi. Tumayo man siya para magpatuloy pero ayaw naman nang sayangin ng ating kababayan ang pagkakataong ito. Kaya sa muling pag-arangkada ng Filipino fighter, bumagsak na naman ang hometown boxer. At dito na nasecure ng taga Davao ang panalo via TKO. Ang nakakalungkot nga lang, kahit nanalo ang ating kababayan na halos isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang siya ay operahan, hindi naman nasunod ang usapan na $40,000 niyang premyo. Paglalarawan ng kanyang trainer, lukot-lukot na pera ang ibinigay sa kanilang paunang bayad na nagkakahalaga lang umano ng $1,800 o kung sa Philippine peso nga ay nasa kulang-kulang 90,000 lamang. Ang hinala nga niya ay ito yung bayad ng mga tao sa entrance na gustong mapanood ang championship. Dagdag nga rin niya na bago sila umakyat ng ring, sinabi niya doon sa promoter na gusto na nilang kunin muna yung buo nilang premyo para sana sigurado. Pero ayon daw sa promoter na nagngangalang si Pato Handy, ibibigay naman daw nila ang premyo pagkatapos ng laban na sinangayuna naman ng matchmaker na si Ginoong Manny Pinyol. Kaya dahil dito ay pinagbigyan sila ni Coach Jorda. Kaso pagdaan ng araw, buwan at ngayon nga ay 5 taon na ang nakalipas, mukhang nabaon na yata ito sa limot. At parang wala na rin yatang balak ang mga Afrikano na kumpletuhin yung kanilang naipangakong $40,000. Samantala, sa pagkakahalo ng pangalang Jerwin Angkahas sa mga posibleng susunod umanong makalaban ni Naoya the Monster Inoue, medyo nag-init na naman si Casimero. Dahil ayon sa kanyang post sa kanyang official Facebook page, hindi man niya direktang sinabi na si Angkahas. Pero ayon sa kanyang paglalarawan eh mukhang ang tinutukoy nga niya ay walang duda na si Pretty Boy. Sa post nitong si Casimero, bakit daw sinasawsaw pa ngayon ni Arom si Jerwin para kay Inoue? Naayong sa kanya eh nakawalong depensa na pero hindi pa rin umano sumisikat. Paano nga raw naman kasi eh puro umano mahihina ang nakakasagupa. Kaya nga siguro paraan na naman daw yata ito ni Arom na ilapit o isausaw raw si Angkahas para mabitbit din ng kanyang kasikatan. Dito nga sa sinabing ito ni Cuadro Alas ay napakomento si Angkahas. Ayon sa video na ipinost ng kanyang trainer-manager na si Coach Joven Jimenez, walang ibang pinupunto ang kasalukuyang IBF World Super Flyweight Champion, kundi ang purihin ng mga accomplishments ng kanyang kasamahan sa MP Promotion. Nasabi nga rin niya na 4-rounder pa lang siya e champion na si Casimero, kaya isa talaga siya sa mga naunang iniidolo.
Pero hindi nga lang yata maganda ang dating sa kanya noong mga ginamit na salita ng WBO Bantamweight Champion sapagkat sana pinangalanan na lang siya doon sa post at hindi umano bata. Ganun pa man naiintindihan ni Jerwin na itong ipinapakitang karakter ng taga-Ormoc ay ang kanyang paraan lamang para siya ay mas sumikat. Dagdag nga rin niya na sumusunod lang umano siya sa kung anong plano ng kanyang mga handlers. Kaya doon sa sinabi ni Casimero na nakawalong depensa na siya kontra sa mga mahihinang kalaban, ito raw umano kasi ay nakadepende sa kung sino ang gustong ipalaban sa kanya ng kanyang mga boss.